Musta mga paps, mag-i-install na naman tayo ngayon ng car alarm sa Accent Hyundai. At kung bago pa lang sa aking channel mga paps, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Okay, umpisa natin mga paps. Okay mga paps, bago tayo magsimula sa sasakyan mga paps, ito ang ating car alarm. Hindi to sa akin mga paps, sa customer ko na to. Bale, nag-home service lang ako dito ngayon. Medyo magulo ng wire mga paps kasi ginalaw ng customer ko. Gusto niya sana magkabit niya, tapos hindi niya kaya. Pinasan niya sa akin. At ituturo ko sa inyo mga paps na kung anong mga kulay nito at para saan ito ikabit. Ito yung dalawang remote niya. Yan. Tapos ito yung may kasama na siyang relay, speedity relay. Tapos siren. Yan. Tingnan natin yung wire ni Mapaps kung pareho naman sa wire ng car alarm ng mga ininstallan ko. Mga mukhang pareho naman. Dalawang sakit yung itatap niya, tap natin sa sasakyan. Unahin natin yung sensor. Itong sensor mga Paps, ito yung para sa adjustment sa kanyang sensitivity. Yan, dikit na natin yan sa kilid ng sasakyan. Tapos lead indicator, ito umiilaw lang to kapag nakalak kayo sa remote. Tapos blue, ito yung para sa switch door. White, ito yung para sa accessory wire. Orange, ito yung para sa switch sa foot brake. Green, ito yung para sa trunk. Pero hindi ko na gamitin ito mga paps kasi ang sabi ng customer, huwag niya lang lagyan ng trunk sa likod. Yung apat na door lang ang kailangan nun yung i-remote. Putulin na natin ito. Next natin. Itong dalawang brown mga paps ito. Dalawang brown. Ito yung para sa signal light. Kahit magkabaliktaran itong dalawa, walang problema. Tap natin yan mamaya. Ipakita ko sa inyo. Tapos red. Positive yan. Tap nyo sa positive live wire. Tapos pink. Ito yung para sa positive ng siren. Yan. Ito yung siren natin. Meron siyang dalawang wire. Red at saka black. Yung red dito natin itatap yung pink. Tapos yung black. Tap natin yan sa ground. Tapos black. Tap natin yan sa negative. Tapos itong dilaw. Ito yung para sa kill switch. Gamit tayo ng speedity relay. Mayroon siya. Ito yung number niya. 30, 85, 87A at saka 86. Yan. Mayroon siyang sakit. Ito yung sakit niya. Ang gawin nyo nito mga paps. Itong 86, itong kulay dilaw. Dito natin itatap yung yellow wire. Ito. Yellow wire na galing alarm. Tapos itong white, ito yung 85, tap natin sa positive. Tapos 30 at 87, mag-cut kayo ng wire sa ignition, putulin nyo para mamatay yung sasakyan. Doon itatap sa pinagkatan nyo. Pero hindi ko nagagamitin ito mga paps kasi halimbawa magluko yung alarm natin, mahirapan kayo pandarin yung sasakyan nyo. Kadalasan hindi ko na ito ginagamit mga paps. Pinutol ko na lang itong isang dilaw na para sa kill switch. Putulin lang natin yan. Putulin natin. Okay. Tapos, next natin itong isang sakit naman. Meron siyang yellow na may stripe na black. At saka solid yellow ito. Pagsamahin natin yung dalawa. Yan, pagsamahin natin yung dalawa. Connect natin sa red. Yan, pinsama ko na siya mga paps, no? Yung yellow na may stripe na black at saka solid yellow. Kinunik ko sa red positive. Yan, tapos orange na may stripe na black. At saka solid orange. Pagsamahin din natin yung dalawa. Connect natin yan sa black negative. Ito.
para magkaroon siya ng supply yung remote natin. Yan. Okay na, na pagsama natin mga paps, no? Tapos yan yung tapos itong white na may stripe na black at saka solid white, ito naman yung para sa maglagay tayo ng actuator ito mga paps para sa remote, para gagana yung remote natin. Ito yung actuator natin. Ito yung remote natin mga paps, ay yung actuator pa natin. Meron, magamit tayo ng actuator isa at saka rad at saka yung clip niya. Ito. Gamit tayo nito. Tapos gamit tayo ng mga paps itong pang-cutting natin sa cable. Ah, nabili ko lang to sa online. Yan. Tapos ito na yung sasakyan natin mga paps, no? Dito sa sasakyan mga paps, naka-central lock na siya lahat mga paps. Ito yung lock natin, unlock. Automatic na siya magla-lock yung lahat ng mga pintuan. Yan, maglagay tayo ng actuator dito. Ito, naka-central lock na siya. Gumagana na siya lahat. Yan, sa kabila. Yan, gumagana na siya ng mga paps. Yan, naka-central lock na siya. Gamit tayo ng actuator dito. Tapos buksan natin to. Okay, dito tayo magtatap ng mga supply ng yung wire ng alarm natin. Ah, buksan natin tong cover ng ito mga paps. Buksan natin yan. Meron sa screw dyan. Yan, ito yung yan, screw yan mga paps. Isa. At tapos yan. Tapos isa naman dito. Buksan natin yan. Tanggalin natin yan. Tapos isa naman screw dito, yan. Meron yung screw sa lalim, yan. Ito. Buksan natin yan mga paps. Okay, buksan natin. Ilayan natin sa ilalim. Yan. Okay. Tapos itong selupin mga paps. Yan, tanggalin natin yan. Balik natin maya. Yan. Dito tayo maglagay sa ilalim. Tanggalin natin yan. Dito tayo maglagay ng actuator mga paps. Itong cable na kulay gray. Ito yung lock na unlock natin. Switch. Maglagay muna tayo ng flat bar dito. Yung kasama ng center lock na nabili ko. Meron naman kasama mga paps. Yung yan. Nilagay ko ang flat bar. Yan, diyan natin malalagay yung actuator mga paps. Ito yung actuator natin. Tapos itong yung rod niya. Diyan natin ilagay mga paps. I-screw lang. Okay. Tapos itong rod niya, dito natin ilagay sa may cable. Yan. Putulin natin yung cable niya, yung rod. Ay, medyo mataas ra. Okay. Lagay tayo ng yung panyang clip. Okay.
Tapos dito mga paps, cutting tayo dito mga paps, yung ito yung pang-cutting natin. Meron tong supply mga paps, ito yung supply niya, yung ginawa ko lang to, DIY ko lang to. Saksak natin dito. Yan. Tapos ito naman saksak natin yan sa sasakyan dito. Meron yan sa sakanan yan. Ito. Okay, una natin yung susi ng sasakyan para magkaroon siya ng supply. Para gumana yung pang-cutting natin. Yan. Gumagana na. Yan. Okay, cuttingin natin. Okay, tanggalin natin mga paps yung gitna. Okay. Okay mga paps, no? Natanggalan natin. Dito mga paps, dito natin ilagay yung unlock sa clip niya. Yan. Maglagay tayo ng electrical tape dyan. Yan. Para gagana yung lock natin sa remote. Yan. Ito yung magkukontrol ng remote. Yan. Okay, nilagyan ko ng electrical tape mga paps, no? Para malagay natin yung clip niya. Para kumapit yung clip. Yan. Okay, natap ko na mga paps, no? Yan. Ito yung wire niya, dalawa. Tapos, wiringin natin ng mga paps. Gagana na yan mamaya. Kita ko sa inyo mamaya, no? Yan. Okay, ngayon mga paps, ituturo ko naman sa inyo ang pag-wiring mga paps, no? Okay, buksan natin ito mga paps, ito. Yan, meron siyang yan, naka-clip lang yan mga paps. Tanggalin nyo. Tapos may dalawa siyang screw dyan. Ito at saka ito. Tapos dito naman isa ka screw. Dito naman isa. Yan. Tapos itong dalawa. Tornilyo. Yan. Tapos sa may manubila, ito tanggalin natin yan. Okay, natanggal ko na mga paps, no? Dito tayo magtatap ng supply mga paps. Sa supply ng alarm natin. Ito yung ignition switch natin dito. Ito yung wire na ignition chips. At bago ko itap ko muna yung mga wire mga paps, no? Mamaya ko lang ipakita sa inyo kung saan ko tinabit yung mga wire, no? Dito natin itatap mga paps. Ipakita ko, okay? Bago ko lahat i-wiring, i-tip yung mga wire, ituturo ko sa inyo kung saan ko pinabit yung mga wire mga paps, no? Ito. Unahin natin yung lead indicator. Ito. Pag-apang natin dito. Yan. Ito yung lead indicator. Umiilo lang ito kapag naka-lock kayo sa remote. Tapos next natin. Sensor. Sensor. Dikit nyo lang dyan sa ilalim. Yan. Yan. Dikit nyo. Naka-double-sided tape naman yan. Tapos next natin. Blue. Ito yung para sa switch door. Pag-apang natin dito, yan. Yan, dinugtungan ko siya ng wire. Ito yung dinugtung ko, kulay green kasi hindi iabot. Dito, kunin sa, ito yung switch door. Yan, kulay niya sa lalim, sa wire sa likod, ay pink. Kahit sa brown, pwede rin pang brown mga paps. Kahit saan dyan dalawa, pwede. Tapos next natin, white, ito yung para sa accessory wire. Ito,
tap natin sa yellow. Dito ko tinap yung white mga paps. Accessory wire ito mga paps. Saka lang siya magkaroon ng kuryente kapag naka-on yung susi. Okay, next natin. Orange wire ng alarm. Ito yung para sa switch sa footbrake. Kapag apakan yung footbrake nyo, umilo yung supply sa likod. Taas nito, mayroon siyang sakit ito. Kabit, dito kung kinabit yung orange sa kulay pink. Yan. Pink na may stripe na black. Yan, sa pinakadulo na wire. Yan, taas ng dilaw. May stripe na black yan. Yan. Yan, stripe na black. Tapos next natin. Itong green, pinutol ko na. Ito yung para sa trunk. Kasi ini, sabi ng customer, hindi niya nalagyan ng trunk. Yung importante sa kanya, yung apat na pintuan lang yung maglalak. Kilis. Tapos, itong dalawang brown. Itong dalawang brown, ito yung para sa signal light mga paps. Kahit magkabaligtaran itong dalawa, walang problema. Dito ko sa'yo kinabit mga paps, yung taas. Ito. Itong, okay. Signal light natin ito. Ayan, sa ilalim nito mayroon siyang wire ito. Blue at saka green. Yung blue signal light niya ng kanan, tapos yung green signal light niya ng kaliwa. Kahit magkabaligtaran yung dalawang brown diyan, walang problema. Okay? Next natin. Red wire ng alarm positive. Tap natin sa green wire ng susian. Sa susian mga paps, ignition switch, meron siyang anim na wire, no? Yellow, pink, blue, white, orange at saka green. Itong green at saka blue pareho lang sila positive. Kahit saan dito mga paps, hindi nyo ikabit yung red wire ng alarm. Pero sa akin dito lang sa green. Pwede rin dito, positive din to, galing battery, live wire. Okay, mix natin. Pink, ito yung para sa sirin, positive ng sirin. Pinagapang ko siya doon mga paps, meron siyang butas dyan, silalim dyan. Yan, butas dyan mga paps, yung may naka-rubber. Dito ko na-tap. Yan, palusot niyo sa ilalim dyan. Yan. Pagapang yung wire sa ilalim dyan. Dito kinabit sa sarin. Yan. Ito yung pink. Balutin nyo na ng tape kasi mainit yung makina. Yan. Tapos kunik ko sa red ng sarin. Tapos yung black ng sarin kunik ko sa body ground. Yan. Next natin. Tapos tayo sa pink, no? Itong brown, dalawa. Tapos na light yan. Itong black, ito naman para sa ground. Negative. Dito ko sa kinunik mga paps. Ito. Sa body ground. Yan. Kahit saan dyan mga paps. Pwede dito. Motor nila dyan. I-effect nyo lang dyan sa ground. Next natin. Itong dilaw. Ito yung pinutulog kanina, no? Itong para sa kill switch. Hindi natin gagamitin yan. Kasi pinakita ko sa inyo kanina, no? Hindi natin pwede gamitin yan. Tapos itong sakit namang isa. Meron siyang dalawang dilaw, no? Yung yellow na may stripe na black at saka solid yellow. Pagsamayin natin, connect natin sa red. Connect natin sa red. May positive yan. Yan. Tapos dalawang orange na may stripe na black at saka solid orange, pagsamahin din natin yan, kunik natin sa black. Yan. Tapos itong white na may stripe na black at saka solid white, ito naman yung para sa central lock. Yan, kinabit natin sa actuator. I-tip nyo lang ng maigi dyan, pagapang nyo sa ilalim dyan, may butas dyan sa ilalim. Palusot dito sa yung pasok pa
si Subay ng tao sa Tagalog ito. Sa ilalim ay ano nyo, siksik na sa ilalim, papunta naman dito sa aquator natin. Dito. Ayan. Para gagawin na siya sa remote. Yung white na may stripe na black, connect nyo sa blue. Tapos yung solid white, connect nyo sa green. Testingin natin mapa kung gagana ba. Okay. Remote natin. Lock natin, lock. Lock. Unlock. Lock. Unlock. Kabila. Lock. Unlock. Lock. Unlock. Kabila. Lock. Unlock. Okay, gagana na siya mga kapto. Pati ito sa link sa likas. Yan. Lock. 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 Okay, paps. Satu sa mga paps. Keep natin lahat-lahat. Okay? Maraming salamat mga paps. Accent Hyundai Solution Car Alarm. Okay, lock naman. Lock. Kung may mga hilabot. Warning. Bila po yung love cam. Mula na siya. Pagpasagahan mo wala, power na tinsikan. Lock. Unlock. Just lock. Unlock. Right. Rear speakers. Thank you.